magandang gabi po. Nagpositibo sa pagkarami-raming bacteria ang dalawang public swimming pool sa Maynila na ipinasuri ng GMA News. Pasintabi po pero kabilang sa mga bakteriyang nakita ay ang fecal coliform na nakukuha sa dumi ng tao o hayop. Ayon sa Department of Health, delikado ang tubig na yan, lalo na kapag nainom ng mga nagsiswimming. Yan ang tinutukan ni Cara David sa kanyang special report. Libre ang maligo sa mga public swimming pool sa Maynila tulad sa Dapitan Sports Complex at Army Navy Club. Kaya dagsa ang mga tao lalo na ngayong tag-init. Kaya noong nakaraang linggo, ipinasuri ng GMA News ang tubig ng dalawang public swimming pool na ito. Kanina, lumabas na ang resulta ng microbiological test. Bagsak sa health standards ang tubig sa parehong public pool. Ang tawag dito ay petri dish. Dito nilalagay yung water sample, tapos naghihintay ng 48 hours hanggang sa tumubo yung bacteria doon sa tubig. Yung mga white dots na nakikita ninyo, indikasyon yan ng mga bacteria colony na present doon sa tubig, sa ating water sample. Bibilangin natin isa-isa yung mga white dots na nakikita natin. At sa tansya ko, sa dami ng mga white dots na ito, siguro aabutin ako ng ilang oras bago ko matapos sa pagbibilang kung ilang bacteria yung nandito sa petri dish na ito. Now, kung titingnan natin yung resulta ng water sample na pinatest ng GMA7 doon sa dalawang swimming pool, public swimming pool, makikita dito 6,000 CFU per 100 milliliters. Ibig sabihin, sa 100 milliliters na tubig doon sa swimming pool na iyon, ganito lang karami ha, may 6,000 na bakterya na matatagpuan. Base sa Code on Sanitation of the Philippines, dapat hanggang 200 lamang ang bacteria count ng tubig sa mga swimming pool. Ang bacteria count sa Dapitan at Army Navy Club swimming pools, mahigit 6,000. Kung ito ay isang swimming pool, pag ikaw po ay nakainom po ng tubig na contaminated po ng fecal coliform, no, there's a possibility po na makakuha po tayo ng waterborne diseases. Ang mas nakakabahala pa, natuklasan ding may fecal coliform ang tubig sa dalawang swimming pools. Ang fecal coliform ay nakukuha sa dumi ng tao o hayop. Sa standards ng malinis na tubig, dapat mas mababa sa 1.0 ang coliform organism na taglay sa kada 50 ml na tubig. Pero ang tubig sa Dapitan at Army Navy Club pools, mahigit 8 ang coliform count sa kada 100 ml na tubig. Ang fecal coliform po, yun yung makikita or contaminated siya ng human or animal excreta, mga waste. Yung dumi ng tao. Dumi ng tao at saka po sa animal. Tumangging magkomento sa resulta ang lokal na pamahalaan ng Maynila na siyang may sakop sa dalawang public swimming pool. Nais daw muna nilang matiyak ang kredibilidad ng isinagawang pagsusuri. Payo ng mga eksperto, dapat araw-araw sinusuri ang chlorine level ng swimming pool. Yung chlorine, nakakatulong din po yun sa pagpatay, lalo na po dito sa fecal coliform kasi sensitive po yung fecal coliform sa chlorine. Pero iwasan din ang paggamit ng sobrang chlorine dahil baka naman makaapekto ito sa balat. Dapat kada linggo o buwan pinapalitan ng tubig sa swimming pool, depende sa dami ng gumagamit. At dapat sinusuri ng sanitation officer kada 3 buwan. Ang lalabag sa sanitation standards ipapasara hanggang hindi nakakasunod. Para naman sa mga nililigo sa swimming pool, mapapampubliko o pribado man, payo ng Department of Health, dapat mag-shower muna bago maglublob sa pool. Huwag mag-swimming kung katatapos lamang dumumi o kung may diarrhea. Huwag umihi sa pool at huwag mag-swimming kung may menstruation. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.